ka, anak? Pangarap ko rin yan sa buong buhay ko. Pero hindi na ako sigurado. Basta gusto ko magkaanak sa kahit anong paraan, Sebastian. Hindi masama ang naisip mo. Anak ko. Anak ni Don Sebastian Ordonez. Kailanman hindi ko naisip yan. Matagal ko nang iniisip yan. Kaya lang hindi ko sinasabi sa'yo dahil sa delikadesa. Makikita ko siya magbinata at tatawagin akong papa. Alalahanin mo, pwede rin babae ang anak natin. Ah, hindi. Kailangan lalaki para dadalhin niya ang pangalan ko, Sebastian. Sebastian Ordonez. Mistika, napaganda lang naisip mong yan. Gustong gusto ko ito. Sigurado akong, ikaw ang pinakamagandang buntis na nakasuot ng maternity dress. Ay, oo, Sebastian. Napakaligaya ko. Totoo, talagang magiging masaya ko. Pati ang kanyang papa. Pati ang kanyang papa. Aling Filo, kailan ang kasal ninyo? Sa susunod na Biyernes. Ay, gusto ko na talaga mag-Biyernes. Ay, nako, Filo. Binabati kita. Salamat. Magkakaroon ba ng handaan? Siyempre naman dito sa tenement. Magsasayawan tayong lahat. Ay, nako. Iyan ay kung papayagan kayo ng may-ari nito. Naitanong na namin yun, Chonita. Alam mo, tama na. Itigil mo na yung sentimiento mo. Imbitado ka rin naman, ha? Ay, para kang bata. Mabuti pang sa bahay na lang ako mag-isa. Dahil ayokong pumunta sa gagawin yung handaan. Ay, Chonita. Ano ba? Tama na nga yan. Magandang umaga. Magandang umaga, Mrs. Mancilia. Kumusta kayo? Ay, mabuti naman, Aling Filihonia. Sandali, nasaan yung mga bata? Sa tingin ko sila ay... Hindi, nandito sila. Ang alam ko si Rosario nasa bahay pa, hindi pa siya pumapasok. Puntahan niyo na sila doon. Sige, salamat. Naiwan ko muna sige, kayo. Sige, ayos lang. Ay, Chonita, hindi ako makapaniwalang umaarte ka pa ng ganyan. Hindi ba tinanong na kita? Kung ikaw, interesado pa ba kay Alkimiro at ang sagot mo wala ni Katitin dahil ayaw mo makisama sa Lasengo. Hahatawin mo pa nga siya, sabi mo. Ay, kasi hindi mo alam yung kasabihan na tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Ay, nako, diyan ka na nga, wala akong pakialam sa'yo. Ay, huwag mo na lang siyang pansinin. Lilipas din yan. Pumasok ba sa trabaho si Mechi? Hindi po, ma'am. Kasi... gusto ko sana siyang makausap. Matagal kasi kayong hindi nagpunta, kaya hindi nyo alam. Bumalik si Mechi sa bahay ng asawa niya ilang araw na nakakaraan. Kailan kaya babalik si Jorge Luis? Ay, sobrang tagal ko na siyang hinihintay dito. Mabuti mabait na sila sa akin, hindi tulad ng dating, di ba? Kung hindi sila nagbago, baka umalis na ako rito. Ang laki ng pinagbago nila sa akin, Berenice. Oo, totoo yun. Pero huwag ka pa rin magtiwala sa kanila, madam. Huwag na huwag talaga. Hindi. Madam, si Sir Jorge Luis, dumating na siya. Ay, hindi niyo malilimutan ang sorpresang to. Mama! Digna! Nandito na ako! Jorge Luis, kapatid ko! Masaya akong nakabalik ka na. Kumusta ang bakasyon? Mabuti. Ay, hindi ako naniniwalang nagbago ng mga Del Olmo kay Mechi. Ang sabi niya, masaya na siya. Sa tingin niyo ba meron siyang hindi sinasabi sa atin? Ay, malamang may pinaplanong gawin ang mga yon sa kanya. Siguraduhin lang nilang hindi masasaktan si Mechi kung hindi mananagot sila sa akin. Pupunta ako doon. At hindi ako aalis hanggat hindi ko nalalaman ang totoong intensyon ni Madam Malvina. Pupunta talaga kayo ron? Sige po, ma'am. Pumunta kayo doon at alamin niyo ang lahat. Sobra rin kami nag-aalala kay Mechi. Alam ko. Kung may balak silang saktan si Mechi, ako munang kailangan nilang harapin. Pumunta na kayo ngayon din. Total importanteng tao rin naman kayo kagaya nila. Irirespeto ka nila. Alam ko hindi ganun kasaya si Mechi tulad ng sabi niya. Sige na, magpunta na po kayo agad doon. Naging maganda naman ang pagbabakasyon ko sa Acapulco. Sariwang hangin, simoy ng dagat, sikat ng araw, nakatulong yun na malaki. Bumuti ba ang pakiramdam mo? Oo, maayos na. Pakiramdam ko, isa akong bagong tao. Parang bagong silang ulit. Maria Mercedes... Anong ginagawa mo rito? Maria Mercedes, pa servirle a usted de mi